Sa panahon ngayon, laganap na ang technology na lahat ng bagay ay associated nito para mapagaan ang mga gawain. May mga nakakagawa na din ng AI or artificial intelligence. We also save files on our computer. Tayong mga tao is not like an artificial intelligence. We humans can think freely. Pero kapag sobrang dami na nang iniisip, may time na nakakalimot tayo para lamang din computer or any other gadgets. Pagpuno na need ng external storage like hard drive or flash drive. We as human, we also need external storage. At dito papasok mga kasulido ang tinatawag nating The Notebooks of Timothy. The Notebooks for Success. Yo, what is up mga kasulido? Muli naman kayo nagbabalik sa channel ni Timothy on camera. That is me, Timothy. So for this video mga kasulido, is pag-uusapan natin ang pito. Tama nga, pito notebooks of Timothy that helps me to be productive, to keep myself on track, and to be motivated. Curious ka na ba? Tara, pag-usapan natin. Let's go! Joke lang, di ko kayo tapos. Number one! Woo! Which is the schedule notebook. Mga kasulido, this is one of the famous notebooks or note-taking system na laging ginagamit natin ngayon. Which is the schedule notebook kasi dito natin nilalagay lahat ng ating mga kailangan na gawin. Kagaya ng mga gusto mong gawin sa buong umaga, buong maghapon. If you want to keep track on what you do, this is the notebook for you. Oh my God, wordplay! Kasi mga kasulido, what keeps on track gets managed. Kung ano yung iyo nababantayan, sinusubaybayan na gusto mong gawin, ay nagagawa mo. Kasi nga, meron kang tracker. Kung makikita nyo, sobrang daming checklist. So, dito ko lahat sinusulat yung mga gustong gawin throughout the entire day so I can be more productive. Pero yung iba sa feeling mga kasulido na meron kang na-i-check, cross out. If you want to write things down sa schedule notebook, I prefer na magsulat pa lang kayo gabi. Make sure that your day starts the night before. Number 2! Which is the expensive notebook. So mga kasulido, kung nag-iisip kayo kung bakit expensive notebook, hindi po siya mamahal. Kasi nga, tinawag ko siyang expensive notebook. Kasi dito ko din sinusulat mga kasulido, yung mga gusto kong bilhin, doon ko malalaman kung want ko ba to or need, if it is important or urgent. At mga kasulido, dito mo din mababalance out kung it would be an asset or a liability. Ano bang ibig sabihin ng asset and liability? Mga kasulido, ang asset puts money on your pocket and a liability puts out money out of your pocket. At yun nga mga kasulido, dun dito pala sa notebook na to, may babalance out muna. Meron kang choice whether you will buy that item or not. Tsaka mga kasulido, dito pa lang, alam mo na agad kung saan napapapunta yung mga pera na ini-invest mo, mga binibili mo. Yan, dito mo pwede siyang ilagay mga kasulido. Number 3! Which is the readings of Timothy. So, ligyan mo lang pangalan ng Timothy. So, bahala kayo kung gusto yung Timothy din. Pero the readings of, kasi mahilig ako magbasa mga kasulido. Ngunit ko na mga binabasa ko. Ito na mga kasulido. Yes, tama na rinig nyo. Nagbabasa po ako ng libro. At it is all about self-improvement, management of money, businesses. As we grow older, maganda kung nagbabasa tayo ng mga libro. So mga kasulido, ang The Readings of Timothy. So every time na magbabasa ako, lahat na nakuha kong ideas ay ilalagay ko sa notebook na to. Ilalagay ko naman dito sa notebook na to kung ano ba yung alam ko. Kumbaga ay sharing of thoughts para nagiging compact, mas naiintindihan ko siya. So marami din ako dito like, yan, I'm going to be wealthy, not rich. Kasi magkaiba yun, mga kasulido. Pag-uusapan din natin yan sa mga susunod na vlog. So yan, nandito siya. Like mga summary mismo ng books, yung mga nagustuhan kong quotes, dito ko siya sinusulat. And if meron akong ibang alam na quotes na relatable dun sa binigay na idea ni book, dito ko siya nilalagay at pinagsasama ko. And after reading the whole book, ay babalikan ko siya at babasahin ko na mismo yung aking mga ideas. This helps me to be motivated all the time, mga gusto kong makamit. So this is the readings of Timothy. Number 4! Which is the Dreams and Success
notebook. In this notebook, mga kasulido, ay dito ko nilalagay lahat ng mga pangarap ko, mga gusto kong mangyari na businesses. Basta about success, mga kasulido. Kasi mga kasulido, if you have this kind of notebook, pwede mong isulat dito lahat ng mga gusto mong mangyari in the nearby future. At yun nga, sabi ko sa inyo, mga kasulido, don't let your dream be just a dream. Okay? Huwag niyong hayaan ang pangarap niyo maging isang panaginip lamang. So make it happen, mga kasulido. So mga kasulido, dito, mababalance out mo din kung alin ba yung kaya mo nang i-reach na success or pwede mo siyang simulan na in little by little. So this will keep on track on nasaan ka ngayong pace ng buhay mo on your way to success. No? Kung nasan path ka na or nasan journey ka na papunta sa iyong success in life. Okay? Let's go! Number 5! Woo! Which is the Bigo Notebook. Yes, mga kasulido, the Bigo Notebook. At sabi ko sa inyo, mga kasulido, doon sa aking recent vlog, which is this is the vlog, na pwede nyo panoorin yung check. At yan nga, naging isa na po akong Bigo host sa Bigo Live app, which is dito ko nilagay lahat ng aking accounts, emails, and things that I need in Bigo. Kagaya ng mga PK schedule, dito ko siya sinusulat. Great contents for Bigo. Yan, dito ko din siya sinusulat. At mga shout out ng mga madlang people na nagpa-fan sign. And then ang aking intro every time na naglalive ako. So mga kasulido, kung gusto nyo makita ng live, download the app Bigo Live and search for Mr. Timothy 29. Yan nga mga kasulido, Mr. Timothy 29. Number 6! Woo! Which is the vlogging notebook or the content notebook. So yung mga kasulido, this content notebook is syempre nga, dito ko sinusulat lahat ng mga contents ko for my vlogs sa aking YouTube channel. Yun nga mga kasulido, subscribe to my channel. That this notebook will act as my guide tuwing ako ay nagsasalita. Kasi mga kasulido, though this is as continuous din ako magsalita, kung isa kang YouTuber, dito kailangan mo lang isang script. Pwede na kung nagro-raw vlog ka, pero kung informative yung iyong content, kailangan mo ng script kung ayaw mo maging scatter lahat ng sasabihin. Kumbaga, kailangan mo na magkaroon ka ng story, hindi yung kung saan na napupunta yung mga sinasabi mo. Okay? Like, Number 7! Which is the Idea Notebook. So mga kasulido, napakalit na ng notebook na to. Kasi Idea Notebook, madali lang siya mag-pop-up. Kung meron ka nag-pop up na idea, pwede mong islagay dito. Like itong mga 7 notebooks na sinabi ko, ay itong mga naunang 6. If meron akong maiisip while nag-uubos ng pinggan, kung ano gusto ko po naman ginagawa, kung bigla ko lang naisip at nag-pop up na idea, dito ko siya sinusulat para hindi siya mawala sa isipan ko. No? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kasulido, sobrang dami mong gustong gawin at magawa sa buhay. Sobrang dami mo nang iniisip. Kaya mga kasulido, effective talaga kung meron kong notebook that will act as an external drive. Okay, so dito lang sinusulat lahat ng ideas, nagpop-up up. Sa notebook na ito, dito mo pwedeng balikan para hindi mo makalimutan. Okay? At yun nga, no, mga kasulido, as promised, there will be always a bonus tip para sa inyo. So tip ko lang sa inyo mga kasulido, nasa sa inyo na kung gagayanin nyo itong aking mga notebooks na ito. Pero para sa akin, feel ko madadagdagan ko pa mga notebooks na to. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo mga kasulido, we need an external drive para i-store ang ating mga memories, ang ating mga gustong gawin sa buhay para hindi natin makalimutan. Kasi mga kasulido, itong 7 notebook na to, ito talaga yung tumulong din sa akin. Parang pinaka, para dito kinakausap, mayroong kausap. Kausap mo yung notebook mo, parang effort. Tapos kausap mo na din yung sarili mo, napapakinggan mo at mas nakikilala mo pa kung sino ka. Kasi in this way mga kasulido, if you are writing things down, doon nakikilala mo na, nabubuo mo na, meron pala akong ganitong skill, meron pala akong kayang gawin na bagay, which is ngayon ko lang natuklasan. Salamat dito sa mga notebook or salamat sa pagsusulat ko ng mga ideas ko. Cause these notebooks mga kasulido, helps me for who I am now. And that ends up our video mga kasulido. Pero bago lahat mga kasulido, baka meron kayo napapansin na na tinatawag natin anti-radiation glasses. So mga kasulido, itong anti-radiation glasses mga kasulido is magkakaroon din ng content or unboxing moments na naman tayo about this anti-radiation glasses. So abangan nyo lang yung mga kasulido, mag-focus din ako ng content about this anti-radiation glasses.
And if you find this video entertaining and informative, well, give it a thumbs up. So mga kasulido, shoutout muna tayo kay Miss Alexi ng Hago Family ng Bigo. So yan mga kasulido, shoutout na din kay Christine Kayla Arevalo. Shoutout din sa'yo. At mga kasulido, kung gusto mo ma-shoutout, just comment down below mga kasulido. Ganun lang kasimple, just comment down below. At kung meron kang suggested content, pwede mo na rin i-type yan down below. At kung gano'n mga kasulido, don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. At hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat!